So dito ako for US 16 to 34. Okay. So yung flight ko is 4 o'clock pa. Pero masyado pang maaga. Pero papasok na ako ngayon para hindi na hassle pa mamaya. Baka dadami na yung mga tao. So yun. Tawag nito. Dito na yung pa US na ano. Sa border. Ayun, sa ano. Posto. Malayo pa pala. Akala ko malapit lang. Parang na-refresh na sa mind ko nung bago kami dumating dito. Dito pala kami. After ng ano, ng yung sa custom 2. Ito, yung para na, after sa pag-issue ng permanent or pag-declare sa permanent residency card. So ito pala yung last. Yung dito sa side na to. Kasi ano siya. Tapos doon kami nakapuha pala papunta doon. Papunta na doon sa Moncton na ano, yung sa plane namin. So parang ngayon ko lang naalala yung ano na to. Yung nagmamadali kami. Yung mga bata groggy na. So ito pala yun. Medyo mahaba. Mahaba siya yung ano nila. Yung sa custom. So yun. So kung pakaliwa pala kami during that time, yun pala yung sa US. So medyo na ano na sa mind ko. Ngayon yung ear, yung dito ko, yung isang tenga ko medyo ano siya. Hindi ko marinig kasi yun nga may sipon at saka ubo. Tapos yung ano kanina, soft naman siya pero pag landing talaga guys, yun yung masakit. Okay? Mesdames et messieurs, dernier appel d'embarquement du vol American Airlines 3102. So yun yung flight ko. Saan ba? Ito. Miami. 4 o'clock pa. So sa gate 73. Doon, 76 to 89. So right here it's 73. 75 to 73. Yeah. So yeah, na tapos na yun sa ano, sa custom. Sa immigration. Ang tawag doon, hindi ko na alam. Basta sa inspection check doon sa ano, sa US. Grabe. Hindi ko maano to, hindi ako maka ano, makadinig ng ano mabuti dito sa site. Parang nung ano, nung bago kami dumating. Kaya ano siya. Every time talaga medyo scary yun sa ano. 74. Okay. So dun pala ako sa nips. Every time talaga nadaan ako dun sa ano. Sa border is parang ano siya, pero nakakatakot. Pero naman ano siya. Yung tinanong lang sa akin is saan ka pupunta? Sabi ko sa ano, sa Miami. Anong gawin mo dyan? Mag-document na ako sa ano, sa mga projects namin. So yun, tapos wala na. Okay. Thank you. Yan na yung sabi niya. So, hindi siya masyadong, hindi, wala naman masyadong tanong-tanong pa. Tapos ano, yung gate ko pala dito, 73. Napagod na yung ano, kamay ko. So di ko alam kung saan ako kain. Parang dito siguro ata. Sa ano, dito sa likod ko. Yan. So pero later na. Kasi ano siya. Pa hindi pa naman din ako gutom. Okay. Okay, so ngayon dito muna ako sa
sa harap ng gate namin kasi may Timortons. Medyo busog pa naman din ako kaya nag-achoko ang donut at isang donut para doon na lang ako sa mayami mamaya kain. Nakakainis pa rin yung ano, yung tenga ko, may basag yung tenga ko. Hindi ako makadinig ng maayos dahil kasi may sipon. Yan pala yung ano, dapat nung nakaraano inayos mo na to para hindi na ako magka-problema. Tagal pang nawala. So parang ganito yung ano, feeling ko nung bagong dating kami sa mundo na one week talaga. So sana hindi siya abot ng ganun katagal. Kasi kakainis. Kakainis talaga. So time check-in is 2 o'clock. May another 2 hours pa. Gusto ko matulog pero baka may iwanan ako. So baka ano na lang, dipidlip lang sandali. So ano ba? Okay, so medyo mainit na siya. Dito ako ngayon sa washroom. Pero dito sa side ko, yan yung sinasabi ko dati na ano. Yan yung sinasabi ko na dyan kami pumasok. Yung pababa na yan, yan na yung kumuha kami ng luggage. So, dito lang pala yun siya. Dito kasi may nakalagay na, "Welcome to Canada." So, yun pala yung, dun pala kami nagpa-picture. So, yung sinabi ko kanina kay Lynette na lahat pala ng walls na nakapalibot dun sa ano, yung sa may immigration. Yung pala yung inikutan ko kanina papunta sa dito, yung mga international flights. So, yun, medyo nakakamiss lang, 1 year na. Bilis pala ng panahon. So, medyo okay. Nainis pa rin ako dito sa tenga ko kasi parang first time. Dapat inayos ko na pala talaga ito nung ano pa. Nung nakaraang linggo pa. Anyways. So, medyo mainit na. Yung temperature dito is 13. Dito sa loob. Or sa labas pala. Pero dito sa loob medyo mainit. Kaya tinanggal ko na yung jacket ko. So, hindi ko pa alam kung ano yung temperature doon sa ano. Sa Florida mamaya, baka mainit, mas mainit doon. Kaya dala na ako ng shorts and yung mga chanelas lang. Yun na lang yung isusuot ko for the whole week. So far wala naman din akong pupuntahan ng mga ano talaga, yung dapat formal. Or may isa lang pala yung sa hotel, pero yung sa Washington. Or hindi naman din ganun talaga kaano siya. Formal. So sana makaya ko lahat yung ano, yung travel ko. Sana maano ko siya. Makaya lang ko yung 7 hours straight drive based kay Google. Or kung hindi naman naabot. Yan, medyo okay konti. Kung ano naman, stop lang from time to time, pahinga or tulog, nap time muna para ano, para hindi ma-disgrasya. So yung appointment ko ngayon, ito yung pinaka so far sa lahat ng mga schedule, ito yung pinaka mabilis, or hindi siya mabilis, pinaka hectic kasi galing ng airport. Bababa ako ng ano, kunin ko yung sasakyan tapos diretso ka agad sa may Key Largo. Yun yung pinakadulo talaga ng state dun banda, mga 1.5 hour pa siya. Tapos after dun, tawag nito, balik ako ng Miami. May dalawa or tatlo
dalawa lang pala. May dalawang site doon na pupuntahan ko. So, kung 7:30 plus 1 and a half, 8, 9. So, tapos mag-take pa. Mga, for example, dalang 1 hour. Doon na rin ako magdi-dinner. Kasi ano siya, bar siya. Restaurant and bar siya. So, sunset bar siya. Kasi yung Kilargo, yun yung sa pinakadulo talaga ng Florida. Yung parang island na doon na, ano, na kinonek lang nila through bridges. So, masyado mahaba yung tulay doon, kaya yun yung babaybayin ko. Plano ko sana, oh, so, for example, 1 and a half, 7:30. Kung wala aberiya, 8, 9, 10. Tapos balik ako na another 11:30 or for example, 12. Tapos, diretso pa ako ng downtown. Siguro mga 2 o'clock, oh, 2 hours din yung biyahe doon. After doon, tawag nito, may dalawang site. So, based sa ano ko, based sa schedule ko, 3 o'clock ako matatapos. So, hindi ko kaya. Kailangan ko ano kasi siya paggabi. Basta, yan naman po. So, may Filipino din na nag-work dito. Tawag dito, yung ay, mabifil mo talaga yung ano, yung Filipino na inilog sila ng dugo. Pag sabi mo, kumusta? O, ayan, nag-greet pa sila na kumusta. Yan na din. So, tawag nito. 3 o'clock. So, hindi ko alam kung kaya kong kakayanin talaga. Dapat natapos kasi ano siya. Tawag nito. Wala na akong time na kung hintayin ko pa yung another day. Another night. Wala. Sayang. Sayang yung time ko. So, tapos mas okay din kasi nagabi siya. Kasi para mag-pop up yung mga lights. Tapos, yung ano, yung nagsasalita ako para mawala yung ano ko dito. Yung sakit ng tenga. Para palaging nag, ano siya, nag-move yung muscle. Tapos, tawag nito, after dun, plan ko na bumalik sana sa Kilargo. Ay, saan ang punta? Pa state po. O, dito yung gate ko. Sige po, salamat po. May Pinoy din pala doon sa ano. Yung dyan sa may tawag nito, yung urban crave na ano, urban crave na restaurant. So, sa daming Pinoy pala dito sa ano, sa airport terminal. Even nung pagdating din namin, marami din kami nakikita. Or kahit saan naman, kaysa Toronto, madami din masyado. So, yun, gusto kong bumalik doon morning. Gusto kong bumalik doon morning sa Kilargo kasi maganda daw. Tinignan ko naman siya, maganda talaga. Maliit lang yung island pero bawal kasi matulog doon kaya kailangan kong bumalik ng downtown. Kasi plan ko sana noon tapusin ko yung sa Miami talaga yung dalawa. Tapos tsaka pa yung ano, tsaka pa yung sa Kilargo. Pero nung nag-research ako, bawal pala matulog doon, pwede kang hulihin kaya, ano na lang plan ko na lang na balik na lang downtown tapos sa Walmart na matulog. And then ano pa ba, babalik ako doon kasi yun yung may site doon na yun yung pinaka last yung parang tip of sa state siya yung sa US na yun yung pag nandun guys yun na daw yung pinaka last na point sa US. So tapos dun balik, tapos after dun diretso na ng Orlando naman. Yun medyo 4 hours ata yung biyahe.
matulog lang talaga ako, tapos 4 hours yung biyahe pa Orlando, tapos yung dun sa Orlando naman dalawa lang. So kaya gusto kong pumunta muna ng Key Largo para ano siya, para ma-maximize ko yung time ko, kasi sa Orlando more on mga amusement park, tapos tingnan ko may mga bayad naman, so hindi rin ako mag-enjoy pag nandun sila, ako lang mag-isa tapos wala yung family ko. So at least ngayon medyo alam ko na yung, medyo malaman ko na kung ano yung ano doon, yung setup. So kung babalik man kami next time, may idea na ako. So hindi na masyadong mahirap. Ano pa ba? After ng Orlando, yun yung sa Tuesday na yung pinakamahaba. Kasi 7 hours ako from Orlando to ano siya, to Atlanta, Georgia. Wala kaming site sa Georgia, pero kailangan ko kasing dumaan ng Ohio. So kaya ano siya, kaya doon ako dadaan. Pero may side trip pa din ako na ano, yung tatlong state galing doon sa Atlanta, kasi ano siya. Kasi yung may temples kasi doon na pag 2 hours lang yung drive difference. Tapos ano siya, malapit lang masyado, kaya need ko na siyang puntahan. Anong tawag dito? Daanan ko siya. One thing din pala sa travel ko is yung pinaka gusto ko talaga is makadaan ako ng maraming temples. Yan yung goal ko. So since nandito naman din, yung sa state pwede nang maikot kasi nan malapit na. So sa Canada naman konti lang yung temples dito, pero yung sa states madami. Yan yung goal namin ng family, pero sayang talaga. Sir, sabi ko naman kay Lynette na next year na lang, pag may visa na kayo, magpa-plan ulit ako ng trip, tapos magbailan, itataon ko siya ng summer para hindi siya, para walang pasok yung mga bata, tapos maano ko din, mag renta din kami ng sasakyan. So yun, okay na din yun siya. Anong tawag dito? Hopefully nandito pa ako sa company, at saka maganda din yung result ngayon para magustuhan naman din yan ng bossing namin. So tawag dito, yun, bumabalik na naman yung ano ko, yung sa tenga ko dito, masakit. Ha? Uy, nawala. Yan, medyo sana mawala ito pagdating doon, kasi nakakainis mag ganito yung feeling pag ano, ganito yung feeling na magta-travel, nakakainis talaga. Ano pa? After ng Atlanta. What happened here? Ang yung sa Miami, ano siya? Ay, yung sa Atlanta pala. Wala na akong ano doon. Yun, sinabi ko kanina na walang site doon. So, dadaan ako, after doon sa Atlanta, may 4 ako na temples na madadaanan. Or 5 pala. O 4, kasali yung Atlanta. Tapos, diretso na ako ng Ohio. Sa Ohio naman, may 4 na temples na magkakalapit din. So, yung gagawin ko, unahin ko muna silang ikutin. Tapos, saka na yung site, kasi yung sa site sa Ohio pala is dalawa lang siya, yung stadium at saka yung sa wall, yung sa mural wall, na maganda siya, na pwede mo lang siyang hawakan yung lights. Kaya, tawag nito, kaya okay siya. Tapos, the following day naman noon, yung Thursday, yan naman yung pinaka hectic ko na schedule. It's because ano siya, from DC may tatlo or dalawa ata sa DC. Tapos
from DC to New Jersey, isa naman, tapos magkakalapit, mga apat sila. No, magkakalapit lang. So, kailangan ko siyang matapos within that night para hindi ako ma-ano sa time ko. Mag-hold sa time ko. Hindi ako ma-short sa time ko. Friday kasi, sa Thursday, pupunta na ako ng New York banda. Saturday ba? Basta parang Friday and Saturday. Yun na yung way ko na papunta na ng New York. Tapos, sa Saturday kasi may plan ako na daanan doon muna yung sa first vision ni Joseph Smith na memorial. Na yan yung highlights member ka ng simbahan na maka-join ka doon or maka-attend ka doon. Makapunta ka doon. Ma-feel mo kung saan siya naka-receive ng revelation. So, yan yung pinakagusto ko. Yan yung pinakagusto kong mapuntahan sa lahat. Yung mga site add-ons na lang yun siya. So, yun. Tawag nito. So, feeling ko, Pinoy na naman yung dumaan. Hindi kasi siya tumingin, kaya hindi ako nakapagkumusta. Pero, bata pa kasi, kaya medyo yung iba kasi pag mga bata, aloof sila. Pero pag mga matanda, parang nakita ng kababayan, talaga. So, yung tawag nito, yun sa taas, dyan pala kami galing. Hindi kami dyan galing. Pero yun sa taas pala, yan yung mga bagong dating na papunta dun sa immigration. So, immigration to pala yung sinabi ko kanina. Na yun yung final land magsa-stamp ng COPR na landed as immigrant ka. So yun, hindi pa rin nawala yung sakit ng tayong ako. So siguro ngayon may ikot-ikot muna ako dito sa kasi may 2 hours pa naman. Nakainis kasi yung sipon ko, kaya medyo siguro nag-block siya dito. Siya dito sa sa kaliwa ko ng tainga. Okay, so yan. Sana masama niyo ako sa adventure na to. Roll lang lahat, ha? Okay, see ya. Okay, so time check is 2:30. Pansin niya ang dami ng tao. Excited ng boarding. So 2:30, alis kami 4. So 1.5 hours na excited na yung kaya on time sila palagi. So ang dami na naghihintay. Pero yung may mga bata, nauna na sila. So, tayin muna namin kung tayin ko muna kung ano yung tawag. So, doon kami na site. Diyan. Okay. Okay, so, nag-start na ng yung boarding.
Hindi na ako ngayon zone 3 pa. So ako naman, zone 6. So mayan, haba pa ng pila. Hindi ka naman din iiwanan nila pag nandito ka na. So mauna na yun sila. Tingnan mo, fully ano kami ngayon. Fully book. Wala na daw space, kaya yung ibang gamit na lang nila. Pinapa-check-in na. So kung makikita nyo, sipa ang dami. May nauna na sa amin kanina yung mga special ano person, yung mga club. Okay, so kami yung pinakahuli na pinapasok kasi mga special daw. Mga ilik. So, hindi. Kami rin yung only kasi nasa number 6 na una yun. Or 5. Okay. Okay, so, Okay. Okay, so sa wakas, patay na rin kami dito sa Miami. Time check is 8:15. So, kunin ko pa yung bagahe ko and then after doon, diretso na sa car rental sa Hertz. Okay?